Ang sangkap ng kinunot na tilapia. Suka, patis, unang gata, dahon ng sili, paminta, asukal, MSG, so, pangalawang gata, bawang, sibuyas, siling green, at ang inihaw na tilapia. Ano man ang paggagata? Ilang tasang ano yan? Ilang tasang tubig? Lahat eh. Lahat yung tasa? Mm. Ilang kilong ano yung? Isang kilong? Isang gulang? Mm, isang kilong yung. Mm. So dapat dalawang gata to? Walang gata ito ano? Ayan, kailangan lamas-lamasin para lumabas ang katas. Kagandahan pag manual eh, no? Nakukuha mo yung pangalawang gata. Matatadya mo kung gano'ng karaming gata ang kailangan, no? So, yan po. Yan po. Sa Tagalog. Ano sa Tagalog ito? Sapal, no? Sa atin? Sa Quezon? Sa Quezon po ang tawag dyan ay sapal. Pwedeng pangkain sa manok, sa baboy. Pwede rin naman sa tao. Remove lang yung ano, yung other part ng kriskis. Kasi mapait. Sama natin yung ulo. Ulo lang isasama. Natin ang pagluluto ng kinunot na tilapia. Una, mantika. Daga na. Then, sunod natin yung luya, bawang, sibuya, siling green. At saka siling labuyo. Sa Quezon ay pasiti. So dapat hindi sinusunog ang bawang kasi pag nasunog ang bawang, mapait. Nawawala yung ano, yung tamis, yung lasa ng matamis kasi ang bawang nag-aano ng tamis yan. Bawang sibuyas, ay dapat hindi nasusunog. Aroma niya sumama dun sa ibang ingredients. Pwede nyo rin kung ano, samahan ng tanglad. So ayan, makikita nyo yung onions, nagiging transparent siya. So, ibig sabihin yan, pwede na natin ilagay yung gata. Pangalawang gata. Oo, yung pangalawang gata. Pag ano, paggagamit kayo ng gata, make sure lang na haluin muna before ilagay sa kawali kasi umiibabaw yung pinakang tawag doon? Milk niya. Then, umiilalim yung water. Basta na. Kailangan natin pakuluin na mga 1 minute. Ilagay na natin ang kunting asin muna.
Yung patis mamaya. Kasi ilat na natin yun. Yung patis sa pina, sa dulo. Pakuloyin lang. Make sure lang before ilagay yung inihaw na tilapia, nagbo-boil siya. So, kasama dito sa gitna yung pag-boil. Parang naglalatig-latig na siya. Himay-himay na tilapia. Inihaw na tilapia. Sarap. Huwag lang lagi nga haluin kasi nadudurog yung meat ng tilapia eh. Ganyan lang siya, iniiwan ko lang siya ng ganyan. Hintayin lang natin kumulo ulit. Lagay na natin ang MSG. Medyo kumati na yung gata. Alam ba nila yung kumati? Pwede na natin ilagay yung unang gata. Halo, ganyan lang. Ito rin. Sa pangkulo. Pwede na ilagay yung pangalawa. Ay, yung muna bata. Ang unang gata. Lagay natin ang patis. Suka. Asukal. Sarap ang bango. Sarap yung ulam nito sa tutong.
na yan. Lagay na natin ang dahon na ang sili. Pwede, kung wala kayong dahon ng sili, pwede nyo gamitin ang dahon ng malunggay. O pwede rin naman dahon ng pako. Sarap to sa dahon ng pako. Wala na tayong sili eh, mahal ng sili. Nasa 800 pesos ang sili ngayon. Nananalay na po ang aking tagahawak ng camera. So, kailangan natin madaligay na pagluluto. Pwede nyo rin naman hindi isama yung ulo ng ano, ng tilapia. Pero ako, mas gusto ko kasama yung ulo kasi nasa ulo yung ano eh, yung lasa. Saka syempre, tayo mga Pinoy, mahilig sumipsip, no? Pag-sup-sup, tama ba? Ayun. Sup-sup, pati ulo ng tilapia. Balasik ang lasa. Ay. Kunti-kunti na lang. Kunting kulo na lang law. Oh, shit. Pinapatutong lang po namin yung kanin at yan ay masarap iulam sa kanin. Ay sa tutong ng kanin. Kunti na lang. Kunting kulupa. Mga 1 minute. Okay na to. Habang kinukunan niya lang yung video. Nalay na po ang akin. Nalay na po ang tagahawak ng camera. Finished product ng kinunot na tilapia. Ayan, mapapansin nyo. Nagmamanti-mantika siya. Ayan. Nag-iba yung kulay. Kulay 31.